Samantala, sa Quezon City naman, mahaba na ang pila ng mga botante sa UPIS. Kuha tayo ng report mula kay Bianca. Dama, Bianca. Peter, Danny, napakahaba pa rin ng pila ng mga botante papunta sa mga polling precinct dito sa UP Integrated School o UPIS sa Quezon City. Kanina nga ay nakausap namin ang iba sa mga botante at ang sabi nga nila ay 5 oras ang kanilang hinintay sa pila bago sila nakaboto. Alas 6 pa lang ng umaga ay nandito na sila at inabutan din nila ang mahabang pila. In fact, yung pila ay umabot na dito sa Rojas Street na nasa 60 to 70 meters ang layo mula doon sa UPIS. Mula dito sa aking kinatatayuan, hindi pa ito ang dulo ng pila dahil makikita nyo nga dito sa aking likuran ay napakahaba pa rin ng pila ng mga botante. Ito ang sitwasyon sa labas ng UPIS. Pero pagpasok ng mga botante doon sa gate ng UPIS ay mahaba pa rin at mahaba muli ang pila at tila maze na ito na paikot-ikot. Tinatawag naman ang mga may bakanteng clustered precincts kaya nakakaalis na sa pila ang iilan sa mga botante. Pero pagdating doon sa kanilang mga presinto ay pipila muli sila. Nakausap namin kanina ang ilan sa mga election officer dito at wala naman daw malfunction sa mga vote counting machine o VCM maliban na lamang sa isang clustered precinct dito na mula kaninang alas 6 ng umaga ay hindi na gumagana ang VCM kaya manual muna ang ginawang botohan. Inilagay muna sa folder at box ang mga balota at i-feed mamaya kapag naayos na ang VCM. Ang sabi ng mga election officer na aming nakausap, sadyang marami lang daw talagang mga botante at limitado lamang sa 10 ang pinapapasok sa bawat presinto. Ang magandang balita ay kanina bago tayo umere ay nagpapasok sila ng medyo maramihang mga botante kaya umusad na rin ang pila mula sa UPIS hanggang dito. Itong UPIS ay mayroong 19 o 19 na mga clustered precincts. Balik sa inyo. Napatindi ng turnout talaga, no? Pero napakainit din. Maraming salamat, Bianca Dava.